Sa ngayon po ay tuloy-tuloy ang ating paghahanda para sa pamamahagi ng ayuda sa ating mga nailista o naitala na waitlisted beneficiaries. Ito po yung mga pamilyang may mababang kita at kabilang sa mga pinaka-apektado ng pagpapatupad ng community quarantine na hindi nakasama doon sa unang 18 million na pamilya na nabigyan ng ayuda sa First Trans. Pinaalalahanan po namin ang ating mga LGUs sa buong bansa na i-identify, tukuyin ang mga karapat-dapat ng mga pamilyang ito. Tulad po ng nakasaad sa ating guidelines, ang master list na isinumiti ng mga LGUs ay dapat naglalaman ng pangalan ng mga benepisaryo na may sertifikasyon na niligdaan ng City, Municipal o Provincial Social Welfare and Development Officer at ng kanilang mga local chief executive. Dapat sabihin ng sertifikasyon na ang mga pangalan na nasa master list na isinumiti ay nasuri na kwalipikado o eligible sa mga ayuda batay sa mga umiiral na panuntunan. Oras na maisumiti po ang master list sa DSWD Field Office, isa sa ilalim ito sa regional deduplication, kung saan magsasagawa po ng cross-matching ng mga pangalan ng benepisaryo gamit ang database ng ahensya at ng gobyerno na nagpapatupad ng SAP. Ito ay gagawin upang matiyak na ang pangalan na nakalista ay hindi nakatanggap ng iba pang tulong mula sa ibang ahensya ng pamahalaan. Titiyakin din natin na walang magiging duplication sa pamimigay ng emergency subsidy na ito. Pagkatapos po nito, ang listahan ay isa sa ilalim muli sa deduplication process sa level naman ng DSWD Central Office upang matukoy ang anumang pagdodoble sa ayuda sa antas ng inter-region bago makabuo ng isang sertipikadong listahan ng mga benepisaryo. Matapos po maisagawa ng DSWD ang deduplication process na ito na sertipikadong listahan ng waitlisted na naisumiti ng mga LGUs, ipapahatid po sa DSWD field offices ang final list o yung final na listahan upang maibahagi sa mga lokal na pamahalaan. Ganun din ang listahan ay ipublish po o ilalathala sa website ng DSWD.